Magandang tanghali, guys! Ako lang ay may AP picture ngayon sa video nito. Kasi ay may mga suki ako na mga ganito ang mga tinda, more on items na homemade. Like this, yan mga homemade product. Yan, mga ganyan. At yan mga ganyan. Mas malaki daw ang kita nila dito sa mga ganito. Sa Yema, yan, homemade product din ito, pero malaki naman ang kita. At least 10 pesos meron silang kita dito sa tagpipiso na ito. At ito, homemade product din. Pero malaki din ang kita nila dyan. Kasi 5 pesos ang tubo nila dyan. Yan, mga ganyan. Chocolitos at crinkles. At saka itong mga naka-cans ko na ito. Kahit yung mga naka-repack ko na mga ganito ay malaki rin ang tubo. Pero ito nga pala, at saka ito pa, yung mga ganito ngayon ay napakamamahal na. Ito po itong mga ganito. Mga 24 pieces, ngayon ay 22 na lang. Yan, ganyan, mga 22 na. Kaya yan, nakikita nyo yung mga shield ko ay hindi nagaanong puno. Kasi binawasan ko na ang aking mga pangpe, ang aking mga pampiso. Kaya nagtatanong ang aking mga suki kung ano pa nga ba ang maidadagdag daw nila. Gaya nga din nito, oh, mga jelly eggs, 2 pesos na lang ang mga tubo dyan. At ito po pesos, ang puhunan niyan, 26. Kasi ang puhunan ko ay 24. Kaya sila ay nagtatanong ng, at nga ba ito nandito, kung ano pa nga daw ba ang maidagdag nila. Ito rin. Ito rin yung mga ganito. Dali lang tiya. Ayan, mga 22 pesos na lang. At 22 pesos na yung mga ganyan ko. Ang laman yan ay 24 lang. So, ayun. So, ayun guys. Mahirap po umanota. Tumiming na ang pag-video talaga dito. Ngayon. Ayun, maingay kasi. Madali lang, simple lang yan guys sa aking mga ideya at diskarte. Kung ang inyo, sila kasi nagre-reklamo nga na gusto na nilang mag-give up kasi nga madami ng mahal ang presyo, ang mga matataas na ang mga pang piso, ang tubo na lang to, pesos or piso na lang. At gaya nga nito, oh. Ayan, 18.50 ang puhunan ko. So, 19 ang bigay ko. Kaya may piso lang sila. Kaya medyo tumumala. So, ito lang yan. Dagdagan nyo ang homemade products nyo. Yung 2 pesos lang ang tubo nyo. Magaya nga ng mga yan. Ito pa. Isa pa nga pala ito. Sampalok, di ba? O, ayan. Dagdagan nyo ng divisory items. Ayan, gaya nito mga tinda ko. Ito mga pang 5 pesos. O, ayan. O, di ba? So, yun guys, ang madaling diskarte, magandang diskarte, dagdag kita, dagdag, kahit pang magdagdag ka ng puhunan, at least, sure nakikita ka. Welcome back to my channel, Lovely Lynn po. Ayan, obviously, andito ako sa stock. Oh. At ako ay may ipipicture ngayon. Ito ay ang tungkol sa alin nga ba ang mas malaki ang kita? Homemade products versus my divisoria items. At ito guys, alam niya meron akong mga ibang mga home product, homemade products na mga candies at saka may chichiria. Gaya niyan, ayan lumpia, ayan mga ganyan. Kasi yung iba, ayan naubos na, ayan na lang ang natitira. Kasi alam niyo ang aking kapatid ay nagtinda ng ganyan. Kaso hindi siya, nag-decision kami, nag-usap kami na mag-stop na siya at siya ay lumipat ng ibang lugar dahil medyo mas okay doon sa lilipatan niya. Doon ko sa Valenzuela.
So ngayon guys, po, kasi may mga suki, ako syempre na mga may mga tinda ng chichirya, eh sumusuko na daw sila. Dahil sa chichirya kasi ngayon, lalo na ngayon may tumaas ang mga ratio ng mga chichirya, yun yung mga gaya ng bangos, lechon, yung mga ganyan, yung mga ano ba yung lumpia, yung mga ganon. At yun nga, di ba yun ay 20 pieces lang, ay ang sabi ng iba, ay 90 na. So, ibig sabihin may piso, di ba? May pisong tubo ang maninda. At sa kapatid ko, nung madami pa siyang chichirya, yung mga ganon, ay siya ay 18 lang ang bigay. Pero ngayon, lately, is, ano na, 90 na ang puhunan. At ito guys, ayan nga, yung mga sogo na yan, yung mga ano ganyan, ayan. Ibinigay na sa akin, ipinasa sa akin, I mean. At ito, yung mga ganito, ayan guys. Ayan, yung mga ganyan, oh, diba? Ito. Pastillas, yan, mga pulmoron, muledo, at saka mga ribak ng mga iba't ibang mga homemade products. Ayun nga guys, kasi na-compare ko, sa 20 pesos na puhunan nila, 19 or 18 na puhunan nila, may tubo silang piso, diba? Pero compare, sa mamumuhunan sila ng mga ganito, 20 pesos ko na mga ripak na ganyan. Ayan, mga ripak ko. Ay, sila ay kikita ng 5 pesos. At itong mga ganito nga, ayan. Tira-tira, itong mga jelly candy. At saka, itong mga ganito, diba? At least, alam niyo, ang tubo lang dito ay, ang tubo nyo lang dito ay 2 pesos. Mga ganito. At saka yung pastillas. Ay, sandali. Kukunin ko. Eto guys. Kailan, matakot may nakikita. Eto. Diba, ayan, mga ganyan. Ito ang puhunan nila. Pambentahan ko is 10 pesos. So it means meron silang 2 pesos. Ang init guys kasi. Grabe. Meron silang 2 pesos dito. I mean guys, diba ito nga, 10 pesos. Aantayin pa nilang maubos ito bago sila tutubo ng 2 pesos. Sa akin lang naman. Siyempre, kung marami kayong puhunan, kung maraming bata sa inyo at talagang bentahan sa inyo, why not na hindi kayo kukuha ng marami nito at marami din ng divisory items, diba? Pero para sa akin, kasi nagtatanong sila, ang iba kasi, sabi yung may mga suki akong ang reklamo niya, piso-piso na nga lang daw ang kanilang items, ang kanyang tinda ay para lang daw, nasan daw ba yung kita nila? Kaya sabi ko, dagdagan mo ang tinda mo ng pang-limang piso. Either bilaruan or candies na pang-5 pesos. Kasi, ayun nga, diba, madaling pagkakitaan at mas malaki pa ang kita, diba? Ayan, gaya nito, pag 5 pesos lang ito. Ayan. Gaya niyan, ayan. Ayun pa. Lulot. Saka itong mga ganito, at least ito 5 piso na yan, mga ganyan, diba? Ayan, malaki ang kita sa ganyan. Saka itong mga ganyan, pang 5 pesos lang yan. Diba? Yan, yung mga pang 5 pesos ko. Saka yan. Yung mga ano na ito. Ito yung mga retail ko, diba? So, ayun guys. At ayan pa yung mga trainer. So, thank you for watching guys. At sana nagkaroon kayo ng idea. Sana i-picture ko na. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.